Umaaray na ang ilang nagbabiyahe ng produkto dahil po sa kambal na problema ng pagmahal ng mga produktong petrolyo at pagtaas pa ng toll sa expressway. Balitang hatid ni Bam Alegre. Hindi nakabiyahe kahapon si OG Villanueva mula Baliwag, Bulacan para magbagsak ng gulay sa Balintawak Market sa Quezon City. Dati pa naman, araw-araw ang kanyang larga. Pero matapos tumaas ang kada litro ng diesel ng halos 4 piso, iginarahe muna niya ang sasakyan. Hinintay na lang daw niya magsabay-sabay ang schedule ng delivery. Wala nang natitira sa biyahe namin ngayon. Diesel, magkano itinaas? So 50 plus na, magsiging 60 na. Tapos sa toll gate, ang laki rin itinaas. Hirap na hirap na kami mga biyahero. Kailangan, gulay eh. Kailangan ng tao. Kaya kahit natalo, ibibiyahe na lang. Bukod sa diesel, dumagdag pa raw ang taas singil sa toll sa North Luzon Expressway noong June. Kung araw-araw ang biyahe tulad ni Jeffrey Bernardo mula Angat, Bulacan, ay aaray ka raw sa epekto nito. Ramdaman na pare-pareho, toll, gasolina, gulay man na tumataas ng konti dahil binabalik lang sa binabawi lang sa diesel. Kaya mga biyaherong tulad ni na OG at Jeffrey, wala raw magagawa kundi itaas ang presyo ng binabiyahe nilang produkto. Bagay na ramdam naman ang tinderang si Florinda de Guzman. Pansin niya, dumadalang ang mga biyahero, kumakaunti ang supply ng mga gulay, at higit sa lahat, tumataas ang presyo. At dahil namumuhunan, kailangan din naman niyang itaas ang presyo ng mga ito pagdating sa palengke. Halimbawa, ang berding sili, 200 pesos na ang kada kilo mula sa dating 150 pesos. Ang pulang sili naman, 200 pesos din kada kilo, pero 80 pesos lang dati. Ang mga biyahe na yun, nabawasan na. Kasi daw po, mahal ang gasolina, kaya medyo tinitipid na nila yung biyahe. Parang pagka sila bumibiyahe, pinagsasabay-sabay na lang nila. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.